Good morning. Good morning. Good morning, everyone. So, nag-jump tayo ngayon. Ito ang ating i-repair. So, small pieces lang siya. So, mababa lang naman siya. Pero, pangit naman tanggihan. Kung maliit ang kita, sa ganitong repair at maliit lang. Kasi, mayroong mga customer na ganun yun. Na sabi, pag maliit daw, so, yan pa, trabaho pa rin yan. Kahit maliit ang kita. So ito guys, may display, nagagarbage display pag tumatagal. So yun ang issue nito. So takpo siya guys. Zero ang sabi naman. Excuse me. Ayan. So nagagarbage display po itong ating i-repair. So nandito yung customer, dinala sa atin. Then, kinect natin siya na, yun nga, garbage display nga siya. Or black screen yata. So, hindi ko ba siya maintindihan kung black screen, nalimutan ko na. Ayan, so dinala kasi sa atin ay wala pang date. So, hindi pa nalagyan ng date, makalimutan. Bali ito guys ay 1 gig lang. So, sabi nga ay mamurahin lang. Ayan. Pero sabi naman ni customer, ay baka daw, baka sir ito medyo mura lang. Tinatanggihan ng ibang technician. Kasi nga 1 gig lang. Ganyan mabababa. Baka sir, ano, pwede sa'yo sir na sayang din naman kasi 3,000 daw yung bili niya. Sinumbrahan nyo kasi guys, yung mga 1 gig lang po bili niya. Mahal din yan. Kaya nito, 3,000 po bili niya. 1 gig siya. Nasotak. 3,000 bili niya. 3,500 yata. 3,000. Sa tingin niya, yung sinabi niya. So, paggawa daw niya. Kaya, testing natin siya guys. Pakita ko sa inyo. May display ito lang ko. Tayo natin. So, gamit tayo na. Ibang port nito. Wala siyang XDMI. Ang gagamitin natin ay DBI. DBI ang available sa kanya. Gamit tayo ng DBI. Mawala ang aking DBI. Okay. DBI ang kanyang available. Okay, dito siya. Power on natin siya. Wala munang hard disk. Power on. Ay, patay pala. Buhayin natin. Power on. Yan. So, na-power on na natin siya. Tingnan natin kung parang display. Ito ba ay nakatili? O hindi? Yan ang, nasa na remote ng TV? Babe. Remote ng TV na mawala. Parang sinisipon ako. Remote ng TV nawawala. So yan, may ilaw siya sa cable. Mama, dito na ako tagig. Punta ka dito, ma. Mama, ako punta dyan. Ah, okay. Nasa tagig na siya? Ay, hindi ko alam, siguro hindi nagpasabi. So, ang ano natin, hindi nabubuhay yung ano. Mama, 8 ngayon, araw, or sa 8? Tanong mo. 8. Nawala ang remote natin? Oh, naka-BGA naman pala siya. Pero wala siya ng display, guys. Ha? Black screen? No display. Pero alam ko may display ito eh. So, yan, wala pala siyang display. Hindi ko alam kung paano ko siya tinesting, pero alam ko may display ito eh. Ang tinesting kasi dito is pag ano yata, BIOS, pag post, may display din. Kapag OS, wala. Try natin i-clean up. So, erase lang natin yung pins. Pasensya na kayo, hindi ka ganun kaganda ng ating camera, ang video. So, balang araw tayo yayaman din para makabili ng magandang camera. Gaganda na mga video natin sa pag mayaman na tayo. So, starting pa lang naman tayong vlogger. So, kaya hindi pa maganda. Ayan nyo guys. Pag-iipunan natin yan. Palang araw gaganda rin ang ating mga kuha. Ang ating mga video. Ayan. Salpak again. Pag-iipunan natin ang alis.
So, power on. Try na rin sa nang karan ng display. Alam ko, dalawang piraso ang ano nito eh. Two pieces na biram yung may problema. Ang tinesting namin ng customer. Either wala siyang display, din sinalpakan ko lang ng auto program. Na pang ano, biram reader. So, check natin guys. Pakan natin ng biram reader. Subukan natin. Subukan ko nga yun. So ayan, gumana siya yung sa keyboard. Pansin nyo. So gumana siya kahit. Ayun, may display na. May display siya. So kapag una, hindi pa muna nag-display siya. Ayan, black screen. Alam ko may display siya before eh. Ayan guys, kita nyo guys. Ayan yung issue nya. Ayan. Bali nagre-read guys yung ating memory reader. Ayan, napansin nyo, nagkaganan yung screen. So tingnan natin kung gumagana yung ating ano, memory testing. Pag namatay siya, nag-power off yung ating unit. Yun yung problema niya. So, nakikita makita natin yung bank na may error. Ayan siya. Yun yung problema. Ayan lang natin. Huwag shutdown. Siguro nagre-read na na hindi natin nakikita. Nagre-read na yung ano natin, ang ating memory reader ng biram tester. Antayin ko lang siya, medyo matagal. Kita nyo guys, black screen. Antayin lang natin siya. Ayun, nag-signal na siya. Pero hindi pa patay. Ayun, nagkaroon ulit siya. Wala yung display. May display. Sinangsira niya. Sabi, garbage display daw eh. Sabi ng ating customer. Hindi ko lang matanda nung ako'y nag-memory tester kasi. Ano ko, may nakita akong dalawang piraso na kailangan siya i-reboot. Yun yung ano nito. Issue. Talagay nang nagluloko na talaga kasi siya. Sabi nga nung customer ay ano, garbage display. Tapos biglang wala, biglang meron. Ano yung pansin nyo? Ayan. So wala siya, nakahang siya. So, dati kung dati na rin siya, ngayon nakahang na siya. Nag-hang siguro. Wait natin mga ilang minutes. Kaya lang pag ganitong biram, eh marami kasi biram, 4 at na piraso. So, bali, 256, bawat isa, 256 ang isa. Apat eh. Yun lang yung medyo mahirap. Isa i-reboot mo siyang sabay-sabay. Maganda ma-read kasi yung ano eh. Yung problema natin. Ayan. Paano natin siya i-reboot? Mukhang siya. Try na. Oops. Puno pa display ulit. On off yung display. On off eh.
start nga natin. Yung signal. Wala ang problema, mahirap i-trace. Walang pag-asa. Parang walang pag-asa yung nire-reverb natin. Matagal siya mag-ano eh, black screen eh. Ayun. Ayan. Balik-ulit siya dati, nire-start yun. Maka-wide siya. Sana i-read na ang ano. Ayun, nag-hang. Ayun, namatay siya. Kaya lang, klaseng hindi tapos yung ano eh, memory tester. Hindi siya natapos. Tingnan natin dito. Ano natin kung binasa. Oh, sana binasa yung ano. Kasi pag ganun hindi natapos at namatay, hindi nga natapos, wala na pag-asa. So, hindi mabasa yung DRAM. Ang gagawin natin ay manual. Bandit, ribbon. Inspect na natin kung ano yung mga coded parts. So, inspect na lang natin. Sa microscope. Expect natin yung view. Basa siya, nabasa. Nabasa ang ating TV. Ano nito? Yung nire-repair natin ay basa. Basa siya kayo. Basa. So, may mga pansin nyo yan. Yan siya. Corroded. Ito pa. Ito. Tawangin. Ito. It's my plastic money. No, it's my plastic. Pati pala bayos kalawangin. Kailangan ng linis. Linis first. Yung biram natin, ah. Sa likod. Kawangin. Ah, nabasa. Sa likod ng biram. Ito pa. Data lines. Resistor. So, clean up. Kailangan natin siya linisin dahil nabasa pala siya. Ayan, baka masusolusyonan. Kailangan pa nga rin basa. Okay. So, remove lang natin yung tornilyo. So, linisin natin siya. Kasi nabasa siya, may mga corrosion siya na water damage. Ay, basa nga. Hiyan ng baga. Yan siya guys. Basa. Amoy ihi ng aso. Amoy ihi ng aso. Inamoy pa eh. Ayan guys. Bali, inihiyan siya ng aso. Or pusa. Kasi amoy siya. Ay, ihi ng pusa or aso. Kasi inamoy talaga natin. Kasi nakita ko basa eh. So yan, may ihi pala siya. So, kailangan talaga natin siya linisin.
para mawala yung ihi ng pusa at aso. Pusa or aso. Sabihin mo, babe, galit ako. Wait. Sabihin mo ha, galit ako ha. Galit si tito mo. Kasi, hindi ka nagsasabi ng totoo. Natanong ko siya kahapon, hindi siya nagsasabi ng totoo eh. Eh, siyempre, naasahan ngayong umaga. Sabi ng totoo. Ayan. So, hindi nga tayo. Tanggal ko na siya guys. Clean up tayo, clean up. So, yung aking working station ay sobrang dumi, hindi po tayo nawawala ng free time, full time lagi tayo guys. So pagod na kasi sa sobra. Talaga namang pumasok ang January 2022 ay marami tayong repair din. Talagang wala tayong pahinga, din hapit kasi tayo guys. Naghahapit ako sa pagre-repair kasi sobrang dami ng umaasang customer na hihintay sa kanilang mga paggawa, kaya kailangan ko siyang hatitin. Kasi nag-hire tayo ng technician, wala pong maraming mapipili yung technician na ating hinahire. So wala pa naman experience, gusto Manila rito agad. So Antipolo City lang naman tayo. Ayan. So ang minimum wage ng Antipolo guys is ng Calabarzon pala base sa dole is ano 303 hanggang 400. Yun lang po yung minimum guys. Yung kung experience ka na, siyempre andun na yung pag-increase, so provisionary. Pero kung titingnan natin sa wages ng wage, labor wage, Calabarzon area is ano lang 303 to 400 for retail and services. So retail and services tayo eh. Ayan, so yun yung wages lang. Pag Manila rate 400 to 556 yata pag Manila rate. So yun yung nasa batas ng labor. Ayan, so nag-hire tayo, yun lang, based lang sa wages naman, sunod lang sa dole yung ano, pag provisionary na saka na lang increase ng sahod, ganun lang yun. So masiswerte pa nga yung mga tao ngayon eh. Pandemic na, lahat yung mga tinanggal sila, mapili pa sila sa pagtatrabaho, pag-apply. Ang dami kasi, mapipili sila. So, hirap ngayon dahil nagbawas ng mga empleyado, hirap mag-apply. Kaya agad natatanggap. So, maraming mapipili na trabaho. Namimili. So, wala tayong magagawa. Eh, freedom nila yan. Freedom sa pagpili. Kaya nila. So, hindi nila gusto yung technician siguro. Malaki-laki ng sinasakot sa pag technician eh, ayaw nila, tanggihan nila. So ako nga, freelance technician lang eh. Laki sinasakot ko, malaki ng kinikita ko. Ha? Bakit naman? Nagbo-vlog naman ako. Ayan, so kinakausap ako ng aking asawa. Ayan. Tingin nyo tayo. Sana wala matanggal na piyesa. Kasi pag may natanggal, wala schematic. And then, talaga matutuluyan siya. Ganun naman ang ano ng ganito eh. Pag natuluyan, oh, yun. May schematic ang mga ganito, hindi natin alam yung value ng ano. Parts. Bawat pyesa. Kailangan schematic. Linisin lang natin. Sana na matanggal. So yung mga naglilinis ng video card, dapat expert po. Kapag wala kayo experience, nandun yung risk, malaki yung risk na masira ang inyong ginagawa. Baho ng lakad. Face mask ka, face mask. Face mask kayo.
Ang baho ng locker. Blue. Pismas. Pismas kayo, pismas. Kaya naman clean natin yung kabila. Special memory kasi nabasa yung kabila ng memory. Kasi ito yung naihiyan ng aso. Aso pusa. Na may ihi ng ano eh, paso. Ayan. Ayan, likod ng GPU. Ihiyan din siya. Pa tayong budget pambili ng ano yun, yung pang shake, pang cleaner, Sony cleaner para dito. So meron tayong nag recommend eh, sabi niya, sir bili na lang kayo ng Sony cleaner para mabilis yung paglilinis. May nabibili nun eh, Sony cleaner. Magdo-donate, we accept. We accept donation. Always. It's free. And free dog. Sana all kung may mag-donate. So, salamat po pala sa mga nag-donate na GPU. So, may nag-donate sa atin sa Flores, Sierra Billy, so, from Valenzuela City and from Marikina City. So, salamat po sa inyo sir sa donation. So malaking tulong yan sa ibang customers, hindi po para sa akin kasi libre ko pong binibigayan sa ibang customer yung mga ganyang ano, parts, basta donated siya.
Ang dumi na, nakakahiya na yung aking repair station. Ang dumi. Hindi ko na yun, wala na akong tayo maglinis. Naghihintay ang customers. Ayan, kaya talagang dumi. Hater natin. Nakababa. Taas ang temperature. Cool natin. Nababang temperature. Malakas ang hangin. Full speed. Ayan siya guys, puting-puti siya, halatang-halatang nabasa. Makikita niya maputi. Ganyan siya pag nabasa. So may water o may chemicals na man yung pag lacquer, ano kasi, lacquer flow, hindi siya puputing ganyan kung walang water. Ibig sabihin, later na ihian nga siya ng daga. Wala yata ang piyasa pati dito. Wala tayong idea. Missing components. Thank you.
Testing, testing. Testing natin. May display na siya. Mahirap mag label. Apat kasi dami. Kailangan isa lang. May tamang memory. So base sa inspection natin ay nabasa talaga siya. Marami na siyang butas papunta sa kabila na yung tagusang butas sa ganito. Mga holes na kinalawang. So ngayon kapag hindi siya gumana, ito na siya i-re-repair. Then kapag hindi ko na-testing itong 1 gig na bus, inihian. So masyadong pahirap. Masyado siya maliit. Mas lugi yung may-ari, lugi din ako. Ayan, so try lang natin. Takot baka lalasunin siya din na kaya takot siya. Lalasunin mo yata si Binay. Mantiwala sa siya Tina. Pwede naman kasi mag-retire yung customer sa ano? Pwede po, kasi nandiyan na po kayo sa hotel, pwede naman kayo rekta na kayo pag-usap. Kung ano sa amin po kasi, matagal po talaga. Kaya ito kasi po sa bayan. So ayan guys, so nakita nyo, nagka-display siya. Ayan. Siyempre hindi pa dyan natatapos dahil nabasa yung may bihiram niya, naihiya ng aso. Kailangan natin siyang read ang ating memory. Try natin guys, restart lang natin. Wala pilit. So nagka-display siya, nilinis, basa, nabasa eh, naihiya ng aso. Try natin, read natin yung bihiram niya. Okay. Memory testing. Natin nyo. Tingnan natin kasi may, ayun, mayroon siya guys, may tama. Parang may nakikita akong tama. Kasi may, ano siya, lining. Siya pulido. Hindi masyado kita sa camera. Nagre-reflect. Pero nagpas siya. Try nga natin ulit, baka naman ano lang may tama. Power again, power on kasi nag-shutdown siya sa pa kung mag-aayos kasi ano siya, nabasa
Naihian. Naihian ng daga. So, isa pang stress test. Ha, stress test, isang memory VRAM tester. So, titingnan ko kung nagkakaroon ng line. Okay. Yung coloring, ang titingnan nyo guys, yung mga color. Kung mayroon siyang tama. Kung buo ba siya o hindi. Ah, so, hindi masyado kita pala sa camera. So, ayan, nag-pass siya. So, lagay natin sa stress test. So, stress test natin. Kung tatagal. Kung okay na. Tawaran natin siya. Yeah, stress test naman. Total 1 gig. Pen driver yan, mag-detect pa. So, ito guys, sa monitor ko yan, yung nasa taas, kung yung tingnan yan. So, naka-order na tayo guys ng ganito rin, ng arm na ganito para sa ating video, para makapuko siya, kasi nagalaw yung kamay ko eh. So, order na akong ganito, tapos isang mic, para malapit sa, inyo, sa aking bibig, din makinig yung ating, yung aking mga sinasabi. Ayan, para... Kasi mayroon nag-request sa atin, marami nagre-request na improve daw konti yung sa mic. Then may nag-require ganyan, ganito, gamitin to. So, subukan natin yan. Ayan, nag-detect na yung driver. So, siya ay 750 Ti. Yes? Ah, 8. Sige. Saan si mama? Check natin. Ayan siya guys. Basa niya. 1 gig siya guys. 1 gig. DDR5 Hynix. So, 128-bit. Yan, ayun mo ano natin. Ito yung ating GPU serial. 107. So, mas latest-latest naman kasi siya. 107. Kasi kung mga 104 yan, medyo lumang GPU yan. 750 Ti. Sorry. Sorry lang. Stress test natin para makita natin ang result. Kung okay na ba siya. Kasi nahihiyan pala siya ng daga. Kaya, aso. Yan, may ihi ng aso eh. Tingnan natin kung magkakaroon ng conflict. Stress test. So, ang pan speed is 38%. GPU load ay 99%. Full speed ang pan. Ay, ito vlog pa ako. Ano yan? Repairing pa. Ayan guys. So, update ko kayo maya maya guys. May kakausapin lang ako. So, matagal pa naman ito guys. Then, update ko kayo later. Okay? So, post ko muna yung video. Then, update ko kayo. Kasi pampahaba rin ng oras yung testing. Matagal. So, bawasan natin ang oras. Hindi naman yan mamamatay eh. Hindi yan mababago. Pag yan ay makikita nyo naman dito. Pag inulit ko kasi yan, ulit-uli yan. Kaya, just wait nyo lang. Okay?
So ito, balik tayo guys. Yung nire-refer natin ay, so after stress test natin siya, nag-black screen siya. Ayan, so nung nag-black screen, then restart natin, kaka-display. So ganun siya. Then issue pa rin sa dati. After cleaning, so ang pinaka last chance natin is i-rebuild natin yung VRAM. Kasi may display naman siya. So bali guys, tinanggal ko na yung dalawa niyang VRAM. Kasi yung may corroded parts kasi natin, yung naihian ay ito. So ito may corroded parts sa palibot. Ito meron din. Ito malinis, yung dalawa na sa taas. Yung sa back naman, sa likod naman ng ating board, so yung kanina, makikita nyo sa unang video natin, dito yung may corroded parts, saka dito. So wala naman ako nakita corroded parts yung kanina, sa video, unang video natin, wala tayo nakita dito sa upper part. So nandito lang yung corroded parts, saka dito. So ngayon, tinanggal ko guys yung memory. Ayan, so sabi ng ating isang viewer, pakita daw natin yung ano. So pakita natin kung, kasi yung sabi niya, sinasabi kasi ng isa nating viewers na hindi daw yun ang sira, hindi daw yung sa memory. Sa puna niya, yun ang puna niya. Kasi hindi naman daw basta-basta nag-aano yung ano ba yun? Basta sabi niya hindi daw yun. Kasi kung wala daw palatandaan na na may ano siya, yung parang tikal o kaya sunog, hindi daw siya sira. Yun yung sabi. So yung explain ko sa kanya, sabi ko, sinatuloy. So sabi natin, sir, yung hinang kasi lumulutong yan. Parang yan sa mga TV. Napansin nyo, namamatay buhay yan yung TV. Yung minsan, solder lang ang problema. Yung soldering, malambot na siya. Ganon din po siya dito. So ngayon, pakita ko sa inyo. Show natin dun sa nag-comment sa atin ng katanong. So para makita rin ako. Then, nakuha niya yung kanyang hinahanap na answer. Pakita natin. Okay. May microscope tayo. Pakita natin sa nagtatanong. So, bakit ba biram yung problema? Ayan po siya. Ayan. So, yun yung tanong niya, bakit biram? Ayan, kagaya niya po niyan. Buo. Buo ang ating solder bowl. Bakit ba masasabing biram yung problema? Buo. Sa inyo, isang question niya. So, alamin natin bakit. Kung mapapansin nyo, bagamat hindi kita ng ating naked eye, makakapansin nyo yung hinang natin dito sa part na to, malulutong na siya. Yan yung isang issue kung bakit hindi siya dumidikit kung sa ating beer. Malulutong. Ibig sabihin, sunog na, tostado na. Bagamat nakadikit, pero hindi siya nagpa-function. Ganun siya eh. Hindi yan masyado nakadikit. Possible yan. So, mapapansin nyo siya. Ayan. Ito natin. Para malinawan ang ating viewers. Ayan siya guys. Hindi masyado kita sa ating ano, reflect kasi ng silaw. Pero buo siya, diba? Tapos mapapansin nyo, marumi yung ilalim. Kasi naihian nga siya na nahihiyan siya ng aso o pusa. So mapansin nyo, may dumi-dumi siya. Yan, isa rin yan sa coats. Siyempre. Tapos ito yung isa. Ganon din. Ayan na. Yung solder ball niya. Mapansin nyo, para siyang ano, dapat ano siya eh. Bilog na makintab, makinis. Ganon kasi siya dapat. So hindi na siya makinis eh. Para na siyang putok-putok na may mga ano. Yung alam nyo, hindi na initang masyado. Ganun na itsura nyo. So, ganun kasi siya, guys. Yan, para doon sa atin nagko-comment, sir. Ito na yun, sir. Ganun yun. Ganun siya. Ayan, nag-comment kasi siya. Sabi niya, kailangan daw ng proof. So, ayan, proof natin. So, hindi kasi lahat ay binibigay. Wala nga namang bigay natin na ituro natin, libre, yung pinaka-advanced na kaalaman. Hindi po kasi ganun yun eh. Lalo especially sa mga baguhan na gusto nyo makuha nyo lahat. Hindi ganun. Kailangan nyo gumastos, magbayad, mag-aral ba? Kung libre, mag-aral ng libre. Ganun siya. Hindi mo lahat makukuha na nang gusto mo. Yeah. So ganun po yan. Especially sa beginners na nag-aaral. Kuha ka lang ng idea. So
yung mga expert kasi kahit kunti nag-share diyan, bagamat patsi-patsi lang yung pag-share nila, pag dikit-dikitin mo na lang, ganun lang siya. Ayan, huwag ko mong madaliin na pwersahin mo, magdi-demand ka. Eh, sir, ituro mo lahat, ganyan-ganyan. Demanding ka ng pag-ano. Wala ka pang alam, in advanced level, pwede demanding ka na. Huwag ka masyado mag-demand yan. Kailangan, pag-aralan mo na basic. Bakit baka, yung bang isipin mo, nag-aaral ka? Bakit kaya ganun yung ginagawa niya? So, paano niya kaya yun na ano? Try, search ka, browse ulit. Search ka sa ibang channel, baka mayroon ito sa ibang channel. Ganun lang siya. Tsaga kang manood na mga vlogs. So, ganun po siya, guys. Especially sa beginner. Ang dami kasi nagko-comment sa ating beginner. Ayan. So, hindi lahat yan ay pinapakita. So, ganyan. Alam, ipakita natin. Hindi, ikaw na lahat. Hindi, ipakita natin lahat ng buong kalaman ko. Hindi, marami na nagre-repair na ang GPU. Lahat ay nagre-repair na. Pati customers. Ganun kasi siya. Kaya mapansin nyo sa YouTube, hindi lahat ng nasa YouTube ay totoo. Yun yung mapansin nyo. Kasi hindi naman lahat ay pinakita sa mga vlogs nila. Meron namang tutorial na pinapakita lahat. Pero basic pa rin siya. Hindi siya advanced knowledge. Bibihira yung advanced knowledge. Kahit manood kayo ng mga English channel, ganyan. So hindi pa rin siya ganun ka-advanced channel. Ka-advanced skills. Talagang need mo talaga magbayad. Ayan, so pakita natin yung next. Makita nyo na yan, ha. Ayan ang itsura nya. Bagamat buo yung mga solder ball, nakadikit. So hindi yan ay nangangahulugan na walang error sa ating VRAM, sa bits, sa reading. So ito yung ating next naman. So ito siya, guys. Ayan, mapapansin ninyo. Ayan. Yung iba, wala na siyang ano, balls sa memory side naman siya. Sa VRAM side. Mapansin niyo wala na siyang balls, especially ano, tatlo. Then mapansin niyo, meron siyang parang kalawang ba or parang dummy. Yan po kahit pa yan ay buo. Kahit buo po yung ating ano na yan. Nagkakaroon niya yung static. Kaya mapansin niyo yung bit reading sa memory tester. May field siya na 2. Tapos mapansin nyo, ang laki ng field, 1,000, yung kanyang error code. Isa yan sa reason, napakasimpleng bagay, dumi lang, pero may error bits tayo. Yan yung napakasimple. Bagamat hindi natin nakikita, yan yung isang error yan. Yung kasing isang dumi, akala natin basta dumi lang, may magnet po yan. Yung dumi na yun, kahit yung sa air natin, hinihingahan natin. Kala natin wala yan dumi. Meron po yan, guys. Hindi nyo lang napansin kaya nagkakaroon tayo ng hulangot. Ayan. So, ano yan? Naiipon kasi yan. In thousand hours. Then, pag po yan ay inanuhan siya ng kuryente. Yung kuryente, mapansin nagkaano siya. Parang kidlat-kidlat. Ta-transfer yan into magnet. Ayan. Kaya nagkakaroon siya ng static na tinatawag. Kaya yung mapansin nyo sa error bits natin sa memory, mayroong error na 2 lang, 1, pero nagkukos siya ng fail. Shutdown, ganyan. Ganyan po siya, guys. Kaya mapansin nyo, dumi niya, oh. Oh, diba? Oh, palagay nang naihiyan ito. Pero kapit pa rin siya, diba? So, ayan, mapansin nyo to. Ayan, oh. Yung tatlo na yan. 1, 2, 3. So, wala na siya. Kaya siya nagpipail. Isa yan sa possible issue. So kahit pa paano, dahil naman nakitaan natin siya ng yun yung nabasaan, so yun yung pinakamalapit na una natin gawin. Kasi binibigyan ko siya, guys, ng chance itong GPU na ito. Kahit mababang unit lang, kahit murang repair lang, may repair post, bigyan natin ng chance. So yung customer kasi lumapit sa atin na baka daw pwedeng ano. So ito yung isa. Yan. So mapansin nyo siya. Kasi sila kayo, hindi ganun kaganda ang ating kapit nga natin. Hindi ganun kaganda ang ating ano eh. Ayan oh. Medyo dark siya. Ayan. Pansin nyo yung side na sa taas. Itong upper side na to. Wala na siya. 1, 2, 3, 4. Isa sa pail yan. Yung pag-alagay, pag tinanggal natin yung
Nakadikit yan, pero pag tinanggal natin yung biran, pag nagre-resolder tayo, o nag-unsolder tayo, so natatanggal din siya. Kasi ba isa yan sa course? Ayan. So, marami na ako sinasabi, so i-retrieval ko lang yan guys, ibabalik natin, then testing natin. So nakita nyo naman kanina, nag-stress test tayo, detected yung biram, detected yung memory niya, so wala tayong error sa memory tester. So nakita nyo yung kanina guys, so, stress test ko siya, bigla siya na wala ng display. So hindi na natin nasama sa video kasi pinost na natin kanina. Ayan. So ang gagawin ko lang siya guys, i-retrieval ko lang yan, then ibabalik ko, then i-stress test ulit natin, tapos makikita nyo may display na yan. Ngayon kapag ganun pa rin at may feeling detected pa rin siya tapos nagpipail, either may other issue pa kasi yung ilalim ng GPU chips na nabasa rin siya eh. Nakita nyo kanina yung sa una natin yung video. So rebull ko lang siya guys. So ito, balik tayo guys. So tapos ko na siyang i-rebull, tapos na natin siyang i-rebull, then nakasalang na siya, and then stress test na natin siya. So until now, di pa rin naman siya namamatay after natin i-revolve. So based dun sa explanation ko siya sa inyo kanina, so yun lang talaga naging issue niya. Naihihiyan kasi siya ng aso o pusa man, kasi yun yung amoy ng ihi niya eh. Hindi naman siya sa daga. Ayan. So ang ano is yun talaga, tinaas siguro nabasa yung ilalim ng biram niya. Kasi kita naman natin dun sa mga inspection natin sa microscope na marami siyang kulay green. Yun yung kalawang ng mga PCB, kulay green. So kinalawang siya. Yun yung mga butas-butas. Yun. So kinilining natin, nagkaroon ng display ang problema. Pag in-stress test ko siya, ayun, hindi siya tumatagal, namamatay siya. Pag namatay, wala na siyang display. Then kailangan mo siyang i-restart para magka-display. So yun yung naging issue niya. Then eh, dati nakita nyo pinakaunang-unang video is na sa repair natin nag-white screen siya, tapos black yung screen, tapos on and off yung display. Yun yung pinakaunang issue dahil nabasa nga. Nanilinis natin, nagka-display, nakaboot, nabasa natin yung kanyang specification ng GPU. So balit, yun nga, pag in-stress test mo siya, hindi siya nagtatagal. Ayan. So ito na siya guys, based sa stress test ko kanina ko pa sinalang na rin para hindi umaba masyado yung video natin. So mahaba kasi yun masyado. So malabot na tayo ng 1 hour. So kanina ko pa itong nire-repair na. Alas 10 ko pa siya guys nire-repair. So ngayon po ay 1:30 na. Mag-1:30 na siya. So ganun siya katagal i-repair. Ayan. Kaya kung bibidyohan natin yon, so hindi siya tatanggapin ni YouTube pag in-upload mo yung ganun video. So ay papas forward kasi. Matrabaho pa pag edit-edit. Medyo marami akong ginagawa. Ayan. So sharing ideas lang yung mga basic ideas para sa mga baguhang nagre-repair. Siyempre yung mga advanced saka nyo na inhangarin, kailangan nyo kasi muna maging alam nyo yung basic. Pag binypass nyo yung basic, hindi kayo magiging professional. Para kasi parang gagawin nyo, dinadaan nyo lang sa ganda o dinadaan nyo sa magandang appliances o magandang tools, ganyan. Hindi ganun, dapat alam nyo yung basic paano nag-work ang isang pyesa. So yan, continue tayo. So ito siya guys, ilapit natin yung camera. So yan, so stress test ko siya. So yung oras natin, pagpunin nyo guys, yung oras natin ay ito, 25 minutes na siya. Hindi masyado nagpo-focus ang ating camera. Focus naman. Ayaw mag-focus sa oras. Ayaw mag-focus sa oras. Ayaw na ako. So mapansin nyo, so yan, mapansin nyo naman dito. Hindi ba naging start yan dito, pababa, pataas. So ngayon, full na siya. So huwag na sa oras. Mag-trust na lang kayo sa sinabi ko, 25 minutes running. So yan siya. Length na siya. Pantay na. So lampas 25 minutes na siya. Mapansin nyo yung ating mga temperature. So yan siya.
So, bukos ng ating camera. Pahid ng ating camera. Matupukos daw. Doon managana. Matupukos ng camera natin. Ayan. So, ayaw gumana. So, ang ating GPU load is 100% and unbanned speed is 53%. So, ayan. Gumana na pala. Then, yung ating graphics is GTX 1050 Ti. Tapos, ano, SOTAX siya. Sa vendor, so taxi si partner. Yeah, so 1 to 8 bit lang siya. Then DDR5, 1 gig. Yeah. So yun yung kanyang specification. So lipat naman tayo. Dito naman tayo sa kabila. Test naman natin yung 3D. 3D testing naman tayo. So, makita natin kung kakagal. Na-order pa tayo ng ano. Anon error ako during benchmark. So, ayaw ng benchmark. Hindi yata supported. So, tama. Not supported ang ating GPU ng benchmark. Latest version na kasi ito ng 3D. So, performance. Dito nga. Ayaw. Ayaw natin again. Hindi na support yung ating GPU, lumang ano kasi yata, modelo, I don't know. Ayan, gumana. So, mimili yung ating benchmark kasi. Pipsi. So, pag ano, bumili na ako ng lagayan itong camera natin para maganda. Kasap na ako kasi wala pa eh. Na-order pa lang tayo. Saka ng mic para malakas yung ating boses. Kasi pag cellphone mahina daw ang boses pero pag computer malakas. Ayan. Kaya try natin sa mic na nakakabit sa ating malapit sa bibig para kinig na kinig. Yan siya. So, ang ginagamit itong mic, ito rin yung sa mic ng ating webcam, dito rin sa webcam mic. Yan siya, mahina daw pag lumalayo. So, yan guys, wait nyo lang, tingnan nyo lang, makikita nyo naman, okay yung ating rendering.
pay naman siya. 14 pay naman. Kaya 3D okay na siya guys. So yung 3D naman niya. Okay naman, wala naman naging error. So, kaya niya. 25 minutes sa ating stress test sa ano format. So hindi naman siya namatay. Hindi kagaya dun sa unang test ko, namatay siya. Yeah, so dito hindi siya namatay. Ayan. So may natawag tayo, may deliver. May deliver tayo, babain ko lang ito. So tapusin na natin yung video. So na stress test ko na siya ng maayos kanina. Okay na yan, 100% working na po siya. Gumagana na yung video card natin ni-repair na 1 gig. So hanggang dito na lang aking video, ng ating repairing. So salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli, see you in the next video. Bye bye.